Hi guys, kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago joam dito sa ating YouTube channel. And for this video po ay update lang tayo or i-share ko lang sa inyo itong si MicroStrategy na isa po sa mga pro Bitcoin or pro cryptocurrencies. And nakalagay joam, investment hits $745 million unrealized profit. So ibig sabihin guys, no, dahil ayun nga, bumili ng bumili itong si MicroStrategy ng Bitcoin since last year pa nung bumagsak nga yung presyo ng cryptocurrencies. And I think wala pang 2 years, no, 1 year mahigit pa lang. And right now ang presyo po ni Bitcoin is nasa $34,000. Makikita nyo dyan yung profit niya na is $745 million. So grabe guys, no? Ito yung talagang naniwala, isa sa naniwala or naniniwala dito kay Bitcoin na talaga may pag-asa pang bumalik pataas uli. And because of that guys, no, ayan, kita nyo naman yan, $745 million lang naman yung tinubo or profit ng kanyang pera. So makikita nyo dito, no, yung mga mayayaman, yung mayaman lalo talaga, no, puna lang talaga ang kulang at syempre lakas, palakasan ng loob, kasi syempre yung profit niya na $745 million eh kailangan din ng malaking kapital yan. Okay, syempre $1 million din yung kapital niya. So ibig sabihin is palakasan ng loob din, no, kasi risky din talaga. Pero ay nga, since nag-risk siya, ayan, grabe. Grabe yung pinafit niya. So parang mas malaki pa ang kinita niya sa mga sikat na basketball players. Actually, kahit yung pinakamayaman sa buong mundo, no, hindi kayang kitain tong almost billion dollars guys, ha, na walang ginagawa, no, nag-invest lang. Well, meron naman mga billionaire talaga na kumikita ng ganito, pero maraming kung ano-anong tawag dito, pagod na ginawa, no, kinamita ng kung ano-anong klaseng gift or talento para kumita ng ganito kalaking pera. Pero itong si MicroStrategy, ayan, nag-invest lang kay Bitcoin and yan po yung profit niya na ngayon. So sabi, hindi pa naman daw nagbebenta. Imagine that guys, no, kung si Bitcoin is umangat pa ng umangat, at least $50,000 to $100,000, eh grabe, no, parang sa kanya napunta lahat ng pera sa mundo. O parang ganun, lahat ng pumasok sa cryptocurrencies, parang I think ilang percent, no, sabihin natin 5% to 10% ng pera sa crypto ay mapupunta sa kanila, kasi una silang ay nga bumili sa kay Bitcoin, mababa pa lang binili na nila agad. So sayang guys, no, kung yung Maharlika fund, no, nung babagsak pa lang yung presyo, binili na agad kay Bitcoin. Actually malaki-laki na rin talaga yung tinubo. So according to reports, MicroStrategy Bitcoin holdings flip into profit following the recent rally by the flagship cryptocurrency. A buying frenzy appears to have taken over the market as Bitcoin surged 17.5%. The investment firm holds a cumulative and 150,000 Bitcoin in its portfolio following active Bitcoin accumulation over the years, reportedly. And the post, MicroStrategy Bitcoin investment hit $745 million. So yun po yung update dito, no. Syempre, isa lang to si MicroStrategy sa kumita, no, dito kay Bitcoin ngayon. And syempre, marami pang mga nauna. I mean, yung bagsak pa yung presyo ni Bitcoin is for sure guys, no, if naka-hold pa until now ay talagang nasa profit na rin. So that is the advantage talaga, no, ng malaki ang kapital. Pero syempre ay abangan din natin to, kasi itong mga to, syempre pag nagsibentahan din to, for sure guys, no, magbabagsakan din talaga yung presyo ng cryptocurrencies. So anyway guys, no, I think hindi pa to magbibenta, kasi ang target niyan talaga is at least magbalik sa all-time high, like $70,000 or $50,000 to $70,000, yan ang tinatarget ng mga yan. So pag-abot ng ganyang price, $70,000 kay Bitcoin, saka pa lang yan magbababa ng bababa ng sobra uli, kasi syempre magbibentahan na naman yan. Pero ayun nga, ang target is magtuloy-tuloy up to $100,000 sa presyo ni Bitcoin. And of course, no, same goes dun sa mga altcoins, no, kaya grabe, no, anyway, kung may pangkapital, no, bili lang, pero still, no,
bili lang ng kayang malus. Okay? So, invest only what you can afford to lose pa rin tayo. Kasi syempre, pera pa rin yan and anything can happen kasi pagdating sa cryptocurrencies. Alright, so ito lang gusto ko i-share po. Update lang naman to. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.